medyo ano ha, complicated yung cancer. Meron, may barkada ako. Kaedad ko ah, 40s, early 40s. Ano, masigla. Healthy yung katawan, nagbabasketball. Tinamaan ng bone cancer. A few months lang patay. May isang anak na bata pa. 'Di ba? Ano explanation doon? He's healthy, he's eating healthy. Wala siyang ginawa masama. Tapos may ganun pala. So, how would you explain that? Kalooban ng Diyos, 'yun ang simplest. 'Di ba? Ayan. Sige nga, yung iba, anong explanation niya diyan? Ikaw, sino nung nauna? Enoch? Okay. Rocks. Ako, antay ko dyan yung habang nag-grow ang technology, mas lalo doon nagiging risk yung mga accident. Unlike noon, yung mga aksidente noon, kung di ka kainin lang ng mga mababangis na hayop, o mahulog ka sa bangin, o nalasong ka ng prutas na lason, ano pa, yung away, at yung minimal na mga territorial na war. Yun lang noon ang sanhi ng kamatayan o natural disaster, flood, ano pa, comet, asteroid. Yan. Pero pahabang tumatagal yung panahon, mas lalo na daragdagan dahil sa gawa ng tao, yung technology. For example, na-invento yung mga pamatay ng modernong panggera ng mga sandata. So, mas lumakas, mas dumarami ang mamamatay rito. So, yung nag-imbento, nag-away pa nga yung DC current at saka alternating current, nag-away pa si Thomas Edison at saka si Nikola Tesla. May point naman si Thomas Edison na hindi nakakamatay itong imbento ko. Unlike sa iyo, Nikola Tesla, nakakamatay yan, alternating current. Tama naman, pero mas tinanggap ng nakakarami ang alternating current. Even though na ito talaga ay eh, talagang makakapinsala sa tao. Yung mga malalaking barko, ayan, gaya ng may lumubog ika, hindi yan pakikialaman ng Diyos. Basta gawa ng tao, hindi pakikialaman ng Diyos. Pero yung mga natural disaster po pwede mapigilan ng Diyos. Magre-report din yung mga anghel na may reporting sila diyan. Halimbawa, may babaksak na comet. Saan babaksak? Sa dagat. Sa mga isolated area. Permitted yan. Pero kapag ka babaksak na yan sa mga syudad, eh, diyan pwedeng intervene ang Almighty. Magre-report ang mga anghel niya, yung nakabantay sa apat na sulok ng daigdig. Ganon. Wait, kinalaga niya magbantay. Enoch, Eme. Enoch, sorry ah. Baka Yes, sigit yes. lang. Bakit naman kailangan mag-report ng angel kay God Almighty? Kung alam naman Oo natin nga, na. dapat alam niya. All-knowing. Ha? Ay, kasi yung all-knowing, in a sense na malalaman niya talaga dahil may magre-report eh. Ay, tanong ko muna Ay, sa'yo. ganon. Kung hindi i-re-report ng angel, hindi alam ng Diyos. Ang kasi meron tayong problema diyan eh, yung pagkakakilala sa Hindi, Diyos. sagutin mo lang yung tanong ko. Kung hindi i-re-report ng angel sa Diyos, hindi malalaman ng Diyos na may comet na babagsak sa Earth. Probably. Ang ibig mong sabihin, ang unang nakaalam ang angels bago ang Diyos. Kaya nga pinagbabantay. Nakalagay naman sa Apocalypse, may Hindi, bantay tayo. ang plano ko, ibig mong sabihin, unang nalaman ng angels kesa sa nalaman ng Diyos. Of course, of course. So, unang nakaalam ang anghel kesa Ibabalita sa niya Diyos. yun. Oo, ibabalita niya yun. So, ibig mong Sasabihin niya, sabihin, ano pa ang ibig pagkakala mo bang natin sa God? Hindi, sabihin, ang pagkakala natin sa God, yung may malaking teka lang, mata. huwag mo akong iligaw, huwag mo akong Oo, iligaw, sige. huwag mo akong iligaw. Ang ibig mong sabihin, mas alam ng anghel yung nangyayari dahil nakikita nila
at ire-report nila sa Diyos. Ang ibig mo Of bang sabihin, hindi nakikita ng Diyos yung nakikita ng anghel? In my opinion. So, ibig mo sabihin, Biblically. nung nakikita ng anghel na yung comet ay babagsak sa Earth, hindi nakikita ng Diyos yung comet babagsak sa Earth? Probably. Enoch naman, pambihira ka naman. Alam mo, mataas respeto ko sa iyo, Enoch. Mag-isip ka naman. Pambihira ka. Hindi, huwag kang magano. Huwag kang magano. Pambihira ka naman kasi, Enoch. Oh, sige, sige. Nakikita ng anghel yung comet babagsak sa Earth. Hindi nakikita ng Diyos. Nasaan ba? Naman. Hindi, tanong kita. Nasaan ang hindi, Diyos? Hindi, huwag mo ka tanongin. Eh, nasaan nga ang Diyos? Ang Nasaan nga ang pinakikita Diyos? Ko hindi naman ang pinag-uusapan ko lang sa ng Diyos eh. Nakikita ng anghel na may kometang babagsak sa Earth. Ang Oh, tanong ganit. ko sa'yo, hindi ba? Makinig ka, no? Ang ibig Okay, mo ba go on. sabihin, nakikita ng anghel yung comet na babagsak sa Earth? Hindi nakikita ng Diyos yung comet na babagsak sa Earth? Hindi. Ah, okay. Sige. Mayroon naman may nahimik na ako. Holy, malangat sa buhay ko. Hindi kasi, hindi. May pinag-uusapan kayo eh. May question kasi. Ang question, may lumubog ng barko. Ano nangyari doon sa tao? Eh, Gagawin mo, huwag hindi, mo ipunta ganito sa kasi. barko Hindi, ang ganito. pinag-uusapan natin. Hindi, Ito muna pinag-uusapan natin, Enok. Magiging, Hindi, hindi, ito, makinig ka Enok. muna rin sa Sagutin mo akin. lang ako, Hindi, Enok. makinig ka muna Sagutin sa mo lang akin. ako, Enok. Makinig Makinig ka ka. muna sa Makinig ka akin. muna, Nasagot na kita Enok. eh. Makinig ka. Sagutin mo lang ako ng direkto. Ang ibig mo sabihin, mas nakikita ng anghel yung comet na babagsak sa Earth kesa sa Diyos na may comet na babagsak sa Earth. Mas nakikita ng anghel yon kesa Eh, sa siya yung nakikita nandito ng eh. Diyos. Siya yung nandito. Okay, so hindi nakikita ng Diyos yung comet na babagsak sa Earth. It Hindi depends. nakikita ng Diyos yun. It depends. Kung gusto niya Hindi, makita, wala siya makikita niya. magkita. It Kung gusto depende. niyo makita, makikita niya. Okay, sige, ang gulo ng Diyos mo, Enok. Bahala ka sa buhay mo. Ilalagay natin dito sa sitwasyon. Kasi kung ganyan ang paniniwala mo sa Diyos, gagawin mo siya malupit. Sabi ni Barazoro, ano nangyari doon sa barko? Lumubog. May mga tao naman doon, mabubuting tao, ganun-ganun. Lumubog, namatay. Ibig mo bang sabihin, napakalupit ng Diyos mo? Pinabayaan niya lang lumubog o naghirap yung mga tao na naniniwala sa kanya? Gagawin mong malupit ang Diyos. Nanunod lang siya. Gagawin mong malupit ang Diyos. May nasusunog na isang siyudad. May mga bata, may gagawin mong malupit ang Diyos. Di ba? Pero pag sinabi niya, gugunawin ko ang mundo sa baha. Dahil sinabi niya yun. At may magsasagawa nun. At mayroon din siyang hindi ko nagugunawin ang mundo sa tubig, kundi sa apoy. Iyan ang pangako niya. So paano magagawa yung pagsunog sa earth? So may magsasagawa. Kasi pagka sinabi natin na parang may malaking mata o yung hinasabi nila ano, gigantic, pag dumating yung mga higante, pag kalalaki, intergalactic, eh fiction na yun. Isang malaking ano, mas maganda ka pa, mas umitindi ka ng makatotohanan. Makatotohanan. Sabi ko nga, may process. Hindi nga natin makikita siya dahil malayo eh. Di ba? Ayan. Nasaan ba ang Diyos, Enoch? Adi, doon sa kanyang imperyo sa ibang, ano, sa langit. Ibang universe? Yes, yes. Outside this universe. Hindi ibang universe. Sabi ano? nga ng Panginoon, ano sabi? Sa bahay ng aking ama ay may maraming tahanan. At ako'y paroroon, Mansion at ako'y yun. paroroon, at ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong paglalagyan. So ibig Di ba, sabihin, Enoch, Bible believer ka? Di ba Yes, may yes. cita sa Bible na ang mata ng Panginoon nasa lahat ng mga dako? Ay, metaphorical 'yon. Hindi hindi So, hindi. So hindi tama 'yon. Not literally.
So hindi tama yung ang mata ng Diyos nasa lahat ng mga dako. Hindi tama na Hindi, nakikita niya ang lahat ng hindi bagay sa mali. lupa. Hindi mali. Hindi siya literal. So, ibig kong Metaphor. sabihin, hindi nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Sagot. Metaphor nga eh, metaphor nga eh. Hindi, sagot, eh, huwag teka, mong sagutin tatanong, kung bakit metaphor o nagsusumo, hindi. eh, Sag, bakit sagutin nagsusumo mo siya lang. ng Sagutin mo anghel? lang. Nabasa mo, Brad, na Hindi, wag na pumuntahan natin anghel. Lumilipad-lipad ke. hindi Sagutin mo lang. lilipad. Nakikita ba ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa lupa? Not literally. So, hindi niya nakikita. Oh, not Hindi niya literally. nakikita na may nire-rape ngayon. Hindi. Okay. So, walang sense na tumawag ang mga nire-rape. May sense. Nandun nga yung angel eh. So, kailangan i-report pa ng angel. Di ba biblically yan? Kailangan i-report pa Hindi, ng angel? syempre, Hindi nakikita ng Diyos yun? oh, magre-report Ang ng hina naman angel. ng Diyos mo. Ay, BC, nasa yan. maraming ginagawa. Grabe ka BC, naman. maraming ginagawa. Ewan ko. Anyways, bro, makasingit Okay lang naman ha. yan. Enough, salamat sa time mo ha. Ewan ko. Hindi. Broly, sabi ko Oh. sa'yo, pagka ang magiging usapan Bible, alam mo, minsan talaga, Pagkausapan ng magbubukumal mo yan Bible, ha. meron dyan literal, meron dyan metaphor. Well, nagpapasalamat tayo, Broly, ha, sa mga listeners natin, kay na Selectable, kay Winterbell. Thank you sa inyong pagtitiyaga. Maganda yung insight kanina ni Ima Concepcion. Salamat sa mga nagbibigay ng mga input. Sa akin lang, Broccoli, yung ganito. Ay, Titaw, thank you sa input mo kanina. At natutuwa naman kami, sinabi mo na soon, maybe mag-exit ka na rin. Siguro, Bro, ang sa akin lang ito, yung nangyayari sa buhay, ano eh, realities of life yun eh. Things happen to all people. Sa Christian, don't be unfair na i-blame nyo kagad sa Diyos nyo kung may nangyaring hindi maganda sa inyo. Well, sa agnostic point of view, it's just normal eh. It's not because there's someone out there na controlling your life. Because it happened to all people, as they say. Parang COVID, walang pinili. Kay maganda ka, kay pangit ka. Kay artista ka, kay ordinaryo kang tao, dumapo ang COVID sa lahat ng tao. Now, the question is, bakit may nangyayaring mga bagay na hindi maganda sa atin? Maybe because you are just experiencing the consequences of your action. Alam mo, pwede, tanong mo, bakit ka ba nabadyan ng mantika? Kasi sa MTGA, pag tinanong mo yun sa kanila, palo ng Diyos yan, kaya ka nabadyan ng mantika. Naumpog ka, palo ng Diyos yan, mag-isip ka. Bakit ka nagkasakit? Kasi palo ng Diyos yan. Hindi ba po pwedeng kaya ka nabadyan ng mantika? Ang sagot ay hindi ang Diyos. Pwede bang ang sagot dun eh, kaya ka nabalian ng mantika kasi prone ka. Kasi nagluluto ka eh. Kung ikaw ay nagluluto, mapapalian ka nga ng mantika. Not because of God na nag-i-exist at kumukontrol ng mantika. Kasi nakaharap ka sa kawali, most likely prone kang mabalian ng mantika. Nagkasakit ka, paluwa ng Diyos. No, not necessarily. Bakit? Pero nang sakit, kasi may bukang virus. May bakterya na dumapo sa'yo with causes para magkaroon ka ng sakit. Na-aksidente ka sa motor. Bakit ka na-aksidente? Pinalo ng Diyos? Hindi. Nagkamali ka kasi ng calculation. Halimbawa, basketball player ka. Yung parang napanood ko si Scottie Thompson. Dalawang free throw, hindi niya na-shoot. Bakit? Dahil may anghel na nakialam? Hindi. Dahil nagkamali lang siya ng calculation or maaari naunahan ng nervyo. So, ibig sabihin, kung ano man ang dumating sa buhay, maaaring epekto yan ng mga circumstances na nangyayari sa harapan natin. Bakit ka mahirap? Sabi nga ni Broccoli, maybe because yung mga lolo mo nagsugal. Yung tatay mo nagsugal. Tapos naubusan kayo ng pera. Kaya mahirap ka ngayon. So, yun ang reason kung bakit ka mahirap. Maybe, kaya ka mahirap ngayon. Sabi nga ni Broccoli, maybe wala ka sa truck. Kasi ang trabaho mo, kahit tuka. Kasi wala naman sa kahigat tuka ang mag-asenso talaga sa buhay. Yung mga umasenso sa buhay, yung mga nagnegosyo. So, ganun. Ibase natin sa realidad. Bakit ka pango? Una kasi yung genes mo. Ang nanay mo, maaari pango. Hindi dahil gusto ng Diyos na maging pango ka. Sila kasi naging tatay at nanay mo. Siguro kung naiba na tatay mo, baka hindi ka pango. Pero ang masama niyan, pag hindi iba naman ang tatay mo, baka hindi naman ikaw ang nag-exist. So, okay na rin
yung hindi ka pango, at least nag-exist ka, di ba? Kaya kung kulang man tayo sa buhay, in reality of life, pango ka, panda ka, well, it's okay. Because you cannot have it all. Kumbaga sa manging isda, hindi lahat ng mahuhuli mo pare-pareho. Iba-iba ng sizes ng isda. Kung panda ka, it's okay. Hindi lahat pantay-pantay. Sa sardinas man, buksan mo sardinas. Hindi lahat ng laman ng sardinas pare-pareho ng size. Kung lagay mo ngayon, maitim ka, panda ka, it's okay. You cannot control that. The best thing that you can do is to live with it and enjoy with the life that you have. Yun lang sa akin, bro. Ganda. Okay, nagabay pa sa'yo. Wait lang. But Dark Knight, doon tayo, kasi ano yan eh, causality lang yan, cause and effect. Doon tayo sa hardest questions. Yung example okay. ko kanina, very healthy, mahal niya pamilya niya, etc. Perfect life. Tinamaan ng bone cancer. Yan ang hardest question eh. Okay. Na nabanggit dito. Sige, anong explanation? Bakit tinamaan? Eh kasi hindi nag-report yung anghel sa Diyos. Yun ang problema. Yung mga anghel kasi magre-report kasi kayo on time. Bira naman kayo eh, tutulog-tulog kayo eh. Ano nangyayari sa inyo eh? Bira naman kayo. Well, halimbawa, broccoli, tinamaan siya ng bone cancer, maybe because nasa genes nila. So kung halimbawa, hindi man nakita sa kanya, maaari, nandun yun sa genes. Healthy naman siya, matipag naman siya, maayos naman siya. Pero bakit dumapo yun sa kanya? So, wag natin i-blame una sa lahat ang Diyos. Dahil una, we don't even know kung nag-e-exist yung Diyos na yun. Diba? Ngayon, kung ang paniniwala mo naman ay Christian, be fair naman sa Diyos. Ang sisihin mo lang ang Diyos, yung anghel, kasi kulang siya sa reporting, tutulog-tulog ang anghel. Pero, ngayon, pero pabor yun sa akin, ha, yung sinasabi ni Bud Enoch, yung hindi nakikita ng Diyos lahat. Yung pag nasa, nag-iisa ka sa kwarto, may ginagawa ka. Okay sa akin yun, yung hindi kanya tinitingnan palagi. Pabor yun. Kasi nga, ang mangyayari nga kasi, ang problema kasi lahat ng attributes nilagay nila sa Diyos. Nagkaroon tuloy ng conflict. Brox. Brox. Job 1-7. Paki-flash mo nga yung, sorry ah, paki-flash mo yung Job 1-7. In English. Job 1-7. Sige. The Lord Job said 1-7. To say, okay. Where have you come from? Yes, in English. The Lord said to Satan, "From where do you come?" Then Satan answered, "The Lord then said, 'From roaming about on the earth and walking around on it.'" So, hindi alam ni Lord saan siya galing? Enoch? Ano kaya, malinaw naman, di ba? No, malinaw dyan, Enoch. Nagre-report. Saan? Nagre-report dyan. Even the bad angel. Wala namang nag-report dyan. Basahin mo nga, Enoch. Ha? Basahin mo nga uli. Walang Enoch, report. Nakilala ko sa'yo, Enoch. Sige mo sa ano? Basta ganyan. Sa MSNG. Hindi kasi ang point niyo dyan, si Satan, angel din eh. Angel parang din. Ganun, tama ba? Correct. Oh, wala naman nakalagay dyan na nagre-report, Enoch eh. Mira ka naman ako. Ay, meron. Oh, sige, bros, paki-plus mo para ma-ano natin, so the message. Masol. Ayan, no, report. Yung translation ng the message. Report to God. Teka lang ha. Tignan ko muna yan sa ano, sa... Yan lang ba yung translation na ganyan? Sa Hebrew pala, sa Hebrew. Wait lang. Medyo delikado kasi yan eh. Para-praise kasi yan, bro. Kasi hindi ka na. Meron pala eh. Para-praise kasi yan eh. Wait lang ha. Oo, wala. Talaga mababasa, brad. Ano, brad. Hindi kailangan mag-report ni Satanas sa Diyos. Bakit? Bakit? Sige, mo ko, Enoch. Bakit kailangan mag-report ni Satanas sa Diyos? Hindi alam ng Diyos? Kaya sa nagre-report? Boss siya eh, boss. Andyan eh siya eh. Pagka ako, boss, magre-report ka sa akin. Pagka ako, boss, magre-report ka sa akin. Pagka ikaw ang boss. Lahat, subject. Subject lahat, pati bad angels, good angels. Oh. Ha? Lahat so, ibig mo sabihin sa si Satanas na nakalaban ng Diyos, kailangan mag-report sa Diyos. Of course, meron silang treaty. Meron silang pag-uusap. Ay, magkakaway sila. Ay, saan mo nagbalitahan yan?
Magkaibigan pa sila. Meron silang nakatakdang meron silang nakatakdang panahon na mag-aan sila. Maglalaban. Sa muna rin yan. Meron silang nakatakdang. Kaya yung sa Apocalypse. Ito lang bro ah. Sa Apocalypse. I would like to remind lang sa kay Enoch. Sa Bible talaga. Oh, iyan ako lang kay Enoch no. I would like to remind lang kay Enoch na yung translation na yan dito sa ano na to, Bible Translation Guide sa God's Word to the Nations Mission Society at maraming internet sources natin diyan. Yung translation na favorite ni Enoch is The Message. Yan po yung translation ng Catholic Church. Categorize po yung translation na yan sa paraphrase, retelling. Nakita nyo po. Ayan. MSG. Makes sense. Soro, it doesn't make sense. Bakit kailangan mag-report? Ni Satanas sa Diyos para magkwento ng mangyayari? Mahina naman ang God mo. Nalaman po ng Alupores. Oo. At least may nabasa, sabi ni Brad Carlos. Pero yun nga ang problema, yung translation ang problema. Kasi kung ako ang masusunod, doon ako sa word for word. Ayan, no? Number one, New American Standard Bible, English Standard Version, King James Version, New King James Version. Yan yung mga word for word translation. Mahirap kasi rito, kalat tayo ng kalat ng maling interpretasyon, ng sariling interpretasyon. Meron silang treating ganun. Ha, paano mo nalaman? Sa mo nabalitaan? Narinig mo? Taktikang buhay, narinig mo sila nag-usap. Ang hirap sa atin, meron sa ating sariling pakulo eh. Tigilan na natin yan, yung pag-interpret ng Bible. Huwag tayo mag-interpret na mag-interpret. I-interpret mo rin ito, kukunin mo sa kahulugan sa Apokaliptis. Kaya nagkakandalite-lite mundo eh. Kakakaganyan na natin eh. Masyado tayo mapag-interpret ng Biblia. Tigilan na natin yan. Christ ako, Enoch, binawasan mo pagkakilala ko sa'yo, sorry. Ako, chill lang ako. Kumakain ako ng ice cream. Broccoli talaga. Broccoli talaga. Ayokong gawin natin yung proposal. Tawarin mo na, Dark Knight. Dark Knight, tawarin mo na. Na high blood. Di talaga ako uber sa Bible na usap. Hindi niya nga alam saan galing si Satanas eh. Saan ka galing? Brox, pasuyo pa isa. Ah. Sa Tobit 1215. Tobit? Toby. Yan. When the seven angels who stand in the glorious presence of the Lord, ready to serve Him. Pa, parang ready to report. Parang ganun ba yun? Yes, ready yes. To serve Him. To serve. Bilang na ready to serve Him, may nag-report na. Di naman. Wala na si Toby. Enoch, wala na. Tumiwalay na niya. Spiritual servant kasi yan. Espiritong tagapaglingkod yung mga niyo. Hilig niyong mag-interpret kasi ng Bible kaya nagkakandaleti-leti paliwanag. Oh. Si Rafael. Sir, ba't yung mga yan eh? May libro ka, Toby. Propeta ka. Propeta ka. Nabasa eh. Talo ka na, Brad Dark Knight. Nabasa, oh. Report to God. Rox, may laban pa si Dark Knight. Kasi isang araw lang naman nag-report dyan eh. Basahin mo sa una, one day. Isang beses lang nag-report. Yung iba hindi na na-report. Para na. Naalala ko na naman si ano, si Spook. Sina? Si Spook. Sa Hob pa lang, ano na utak natin yan. At least may nabasa, di ba? Nag-report lang, hindi na alam. Ano mo? Okay. Alam mo, nag-report yung mga gabinete ni Marcos sa kanya. Ibig sabihin, hindi alam ni Marcos yun. Baka nga si Marcos pa una nakaalam nun. Hoy, yung kinasabi mo, alam ko na yan. Brad Dark Knight. Kung yung presidente nga ng Pilipinas, may intelligence eh.
May intelligent report. Intelligence report. Eh, yeah, kasi ang hirap. Inok mo tayong interpret ng interpret. Magtigil ka rin sa ginagawa mo na yan. Interpret ka ng interpret eh. Andali. Si Ima ba may ano? Pagtatanggol mo ba si Brad Inok? Pasok hindi. Si Ima, pasok. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa at dinidisown ko yung view na yan. dinidisown? Grabe. Bakit, view ko, yung view. Pero bilang kapatid sa pananampalataya, ang sabi ko nga yung aking ano kanina, yung aking caveat, kanya-kanyang ano to ha, walang damayan ng official standard unless explicitly stated. May puwang naman po tayo para mag-ano eh. Anong tawag dito? Mag-theorize kung ano yung private. Kaya yun nga po ang problema. Ayaw ng simbahan ng ganyang klase na private interpretation, 'di ba? So, kung consistent ba siya doon sa turo ng simbahan, parang hindi. Mm-hmm. 'Yun nga, sabi naman niya it's his opinion and we respect it. Pasensya na, natawa yung iba kasi ano eh, mga MCJ talaga ano eh, pala ano 'yan. Ganyan talaga. Ang description nga ng ibang religion sa atin sa MCJ Broccoli, mga skilled heckler. Skilled heckler. Natutunan natin dati. Okay. May point naman si Ian, okay, pero diba? Oh, Brad Dark Knight, hindi tuloy na yung ano, yung program na ano, debunking ng mga talata na ginagamit ni... Ayoko na. Kung ang mga usap ko lang, halimbawa, sina Oteo, tapos sina sina Enoch, ay naku po, huwag na lang. Duduguin lang ako, di bali na lang. Hindi kailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Di ba, Dark Knight? kailangan yung mga may sakit ay may manggagamot. Sorry. Okay. Buti sana kung nakahandan tumanggap ng paliwanag. Thank you na, Broccoli, ha? Okay lang.